Hello everyone! For our next topic, it is all about dividing rational expressions. So learning targets natin for this lesson. First, I can divide rational expressions. Second, I can solve word problems involving rational expressions. So yun yung dapat nating magain or yung dapat nating makuha after nating mapakinggan ang discussion na ito. Okay, so on page 153, nandun yung discussion all about dividing rational expression. So the process of dividing rational expressions is similar to dividing fractions. So katulad ng multiplication, kaparehas lang din yan ang pagdi-divide na fractions. So kung alam mo kung paano mag-divide ng fractions, so, mas madali na sa yung maunawaan kung paano mag-divide ng rational expressions. So, to divide rational expressions, apply the method flip and multiply. So, yun lang yung ating tatandaan na process ng division of rational expression. So, flip yung una, flip the second rational expression or the divisor, then multiply the two together. And this is the definition of division of fractions. So, A over B divided by C over D. So, ito yung ating first fraction. Ito yung ating second fraction is equal to A over B. So, copy natin yung first fraction natin, A over B. And then, yung kasunod is flip the second rational expression. So, if we flip lang natin yung pangalawa nating fraction or rational expression, if we flip, babalik na rin or get the reciprocal. So, nasa taas or numerator na yung D over C. Iyaligtad lang natin. Then, multiply. It is equal to A times D, AD, B times C, BC. Okay. So, meron din tayong mga ilan na dapat tandaan when we are dividing rational expressions. So, first, factor the numerator and the denominator. Napakahalaga nun para mas madali tayong mag-multiply or mag-cancel out ng terms. Yun yung gagawin natin sa step number 2. Cancel common factors. So, tandaan lang, nagka-cancel tayo ay isa sa numerator, isa sa denominator. Then, number 3, multiply the remaining factors. So, kung ano yung mga natira after cancellation, yun yung ating imu-multiply. So, para mas sigit natin maunawaan, i-apply natin sa examples na nasa libro, page 154. So, number 1 is 5a squared over 9b squared divided by 11c cubed over 2d squared. Number 2, a minus 2 over a plus 3 divided by a plus 2 over 2a plus 6. And number 3, y squared plus 4y plus 3 over 2y squared minus 9y minus 5 divided by y squared plus 3y all over 2y plus 9y squared. So, yun yung ating mga examples na nasa inyong mga libro na gagamitin natin at i-apply natin yung process na diniscuss natin kanina. Okay, so ito yung first example natin in dividing rational expressions. So on page 154 ng inyong libro, we have 5a squared divided by or over 9b to the 7th power divided by 11c cubed over 2d squared. So meron tayong dalawang step na kailangan nating malaman in dividing rational expressions. So, yung una is to flip. Yung divisor natin, i-reciprocal natin or babaliktad din natin. Yung denominator magiging numerator and then yung numerator magiging denominator. Then, multiply. So, we have 5a squared over 9b to the 7th power. Ang ipi-flip natin is yung nasa kanang part, which is this one. So, ipi-flip natin to. Copy lang natin yung nasa kaliwang part. 5a squared
over, we have 9b to the 7th power. Pag na-flip natin, yung 2d squared makapunta sa taas, 2d squared. Flip, papaligtad din natin, over 11c cube. Then, multiply. Papalitan natin ng operation, hindi na division, multiplication na. Okay? Next is, tingnan kung may common factor. So, wala tayong common factor na nakita. So, kapag ganun, diretso tayo sa pag-multiply. So, we have 5a squared times 2d squared all over 9b to the 7th power times 11c cubed. Then, multiply. So, kapag nag-multiply tayo, we have 5 times 2, yung number muna is 10. Wala naman tayong pwedeng i-cancel sa numerator at denominator, so wala tayong i-cancel out. So, 5 times 2 is 10. Magkaiba yung ating variable. Ang ginagawa natin doon, just copy the variable and the exponent. A squared, d squared. Over. So, 9 times 11 is 99. Magkaiba yung kanilang variable. So, copy. B to the 7th power, C cubed. So, this is our final answer. 10A squared, D squared, over 99, B to the 7th power, C cubed. Okay, example number 2 tayo in dividing rational expressions. So, nasa page 154, a minus 2 over a plus 3 divided by a plus 2 over 2a plus 6. So, yung unang dalawang step natin is to flip then multiply. So, ang flip lang lagi natin is yung nasa right side. So, copy yung nasa left side. We have a minus 2 over a plus 3. Flip natin yung nasa right side. So, nasa numerator na ang 2a plus 6. Nasa denominator na ang a plus 2. Then, multiply. Yun yung process natin. Flip, tapos multiply. So, hindi na tayo magdi-divide ngayon, magmumultiply na. And then, i-observe natin kung yung ating dalawang fraction ay pwede nating i-factor. So, yung nasa left side, obvious naman na hindi na natin siya pwedeng i-factor kasi walang common factor or common term sa kanila. So, ikakopy lang natin yon, a minus 2 over a plus 3. Times, yung 2a plus 6 over a plus 2. Yung denominator, hindi na din natin pwedeng i-factor. So, copy. Yung numerator, may common term sila or common factor, yung 2 at 6. So, anong common factor nila? 2. So, 2, then i-divide natin yon doon sa given natin na 2a plus 6. So, 2 divided by 2 is 1. Yung natira na lang ay a. 6 divided 2 is 3. Then, copy the sign, which is positive. Then, titingnan natin kung meron tayong nakitang magkaparehas sa numerator at saka sa denominator. So, dito sa part na to, wala silang magkaparehas. Dito sa part na to, wala ding magkaparehas. So, paslant naman yung titingnan natin. So, itong part na to kaya may magkaparehas. Itong part na to may magkaparehas. So, nakita natin pareha silang may a plus 3. Isa sa numerator, isa sa denominator. So, cancel out natin yon. And then, we have a minus 2 dito, a plus 2 dito, hindi pwedeng i-cancel yon. Kasi magkaiba sila ng sign. So, ang gagawin natin, imumultiply lang natin. So, 2 times a minus 2. Multiply natin yung dalawa. Over 1 na lang dito, 1 times a plus 2. So, kapag 1, hindi na natin sinusulat.
Pero ito, 2 yung nandito sa kabila, so isulat natin yon. Yung 1, hindi na. So, ang final answer natin is 2 times A minus 2 over A plus 2. Okay, for our example number 3, our last example in dividing rational expressions, we have on page 154 to 155, y squared plus 4y plus 3 over 2y squared minus 9y minus 5 divided by y squared plus 3y over 2y plus 4y squared. So, dito ang lagi nating unang gagawin, kayo yung paulit-ulit natin sinasabi, flip, then multiply. Saka pa lang tayo magpa-factor. So, para hindi madami tayong sinusulat. So, we have, kukopyahin lang natin itong nasa left side. So, y squared plus 4y plus 3 over 2y squared minus 9y minus 5. Ipi-flip natin yung nasa right side. So, ito, mapapunta na sa numerator, then yung numerator magiging denominator. So, 2y plus 4y squared divided by y squared plus 3y. Then, multiply. After nating ma-flip, then ma-change natin into multiplication, saka pa lang tayo pwedeng mag-factor ng mga terms natin. Ma-factor natin yung left side, magpa-factor din tayo doon sa right side. Okay, yung numerator muna. So we have, the factor of y squared is y times y. And then, ipa-factor natin yung positive 3, yung last term, eto, na kapag in-add natin ang sagot ay 4. So, ano ba yung factor ng 3 na kapag in-add ay 4? So, 3 at 1. Then, nakikita nyo, wala namang negative na sign. So, copy, positive. Over, nasa denominator, ganun din yung gagawin. So, para ma-check nyo kung tama yung factor ninyo, gamitin nyo yung FOIL method. Para ma-check kung tama ang factor. So, ang factor natin is y and 2y. So, pwedeng magkabaligtad yung dalawa. Okay? Then, negative 5 and positive 1. So, dito, sa number lang or dun sa constant term natin, hindi sila pwedeng magkabaligtad. Ang kasama talaga ng 1 ay yung 2y at yung y ay yung negative 5. So, malalaman natin kung tama yung ating factor once na ginamit natin yung FOIL method to check. Next. So, ipa-factor natin yung 2y plus 4y squared. Sa number muna, ano yung common sa kanilang dalawa? 2 at 4? 2. Then sa variable, common sa kanila, y. Then, i-divide natin sa given natin. So, we have 2 divided by 2, 1. Y divided by y is 1. So, copy yung positive 1, then plus sign. So, 4 divided by 2 is 2. So, copy yung 2. Y squared divided by y is y. So, kapag chinek natin, itong 2y minultiply natin sa 1, yung 2y minultiply natin sa 2y, ang sagot ay ito. Kapag ganun ang nakuha nyo, correct yung factor ninyo. Over. So, y squared plus y, sa number ulit, 3 at saka yung 1 dito sa unahan, hindi sila magkaparehas o wala silang common. So, wala tayong common na number. Next, sa variable, pareha silang may y. So, y ang common nila. I-divide natin sa nasa given. So, y squared divided by y is, isa na lang yung natirang y. Then, y, may kapagkaparehas dito, cancel natin yon or just y divided by y is positive 1. Then, 3 na lang yung natira, plus 3. Then, titingnan natin kung may pwede tayong i-cancel dito sa left side at saka sa right side.
So may y plus 3 dito. Nakita natin may y plus 3 dito. Cancel out. And then, meron tayo ditong 1 plus 2y. May 2y plus 1 tayo dito. Cancel out. Kasi kapag binaligtad natin to, y plus 2y, magiging din siyang 2y plus 1. And then, may nakita pa ba tayong like terms? Meron pa. So, itong y na to, pwede natin i-cancel dito. So, canceled out. Natira na lang dito ay 2. Then, imumultiply natin kung ano yung naterang term or terms sa numerator and denominator. So, 2 times y plus 1 over, so dito wala nang natera, so 1 na lang yon, so y minus 5. So kapag wala nang natira dun sa kabilang side, kukopyahin mo na lang kung ano yung natera. So ang final answer natin is 2 times y plus 1 over y minus 5. Okay, so ito yung activity number 2. Let's practice letter B. Numbers 2, 4, and 5, 2, 4, and 6 ang sasagutan. Pages or page 156. Then activity number 3 is let's practice letter C. Number 1 only yung sasagutan. Isa lang number. Number 1. Then page 157 ang inyong sasagutan. So write your answer in one whole sheet of paper. Then show your solution. So kailangan ipakita ang inyong solution. So, ito yung inyong student activity guide. Nakalagay naman dyan kung ano yung gagawin. Nasa 6th week tayo. So, bago kayo magsimulang magsagot, dapat ito yung una yung binabasa. Yung inyong student activity guide. Para guided kayo, ano ba yung sasagutan? Ilan yung sasagutan? Saan makikita yung mga activities? So, katulad nito, activity number 1, nakalagay dyan kung saan at ilan ang sasagutan ninyong numbers. Ganun din sa activity number 2 at sa activity number 3. Then, checkan nyo dyan kung na-accomplish nyo na yung task na yun. Okay, that's all. Thank you for listening. Laos Tale.